po sa inyo mga printing. Ako po si Ben, isa po akong computer technician, isang DTP artist din at part-time printer technician. Ipapakita ko po dito sa video na to kung paano yung pag-reset at yung ano yung kailangan nating software para ma-reset yung waste pad counter ng Epson 1300. So marami na po kasi akong na-print na calendar ng mga nakaraang araw. Marami rin po akong na-print na photos at saka sticker. So mga ilang buwan ko lang siya nabili. Kailangan nang i-reset siya. So wala po dun sa tagal kung gano'ng katagal yung printer nyo bago mo ma-encounter yung ganitong problema. Depende sa dami ng piniprint mo. So simulan na po natin kung paano yung pag-reset. So po, ang kailangan natin yung adjustment program. So yung kailangan natin mag-download ng resetter ng Epson L1300. Ibibigay ko po yung link dyan sa baba. Pwede nyo pong i-download yung resetter. So ito po yung icon nya, nasa screen nyo. Nakakompress siya. Pag dinownload nyo, pag na-decompress nyo na, ito yung icon na lalabas. So lakihan natin yung icon yun para makita nyo. So itong icon na to, yung kulay blue, double click lang natin yan. Tapos hanapin natin kung anong USB port naka-install yung ating Epson 1300. So select natin itong select. Tapos yung support, hanapin natin kung saan naka-install. Depende yan sa computer nyo kung saan naka-install. So sa akin, nasa USB 007. So sa inyo po, pwedeng mag-iba rin yung ano niyan, yung number ng USB. Ayan, USB. Tapos okay. Then dito sa particular adjustment mode, click natin yan. Tapos yung waste ink pad counter, press natin yung okay. Then check muna natin yung main pad counter. Tapos click natin tong check. So almost yan, malapit na mag 194%. Kanina na experience ko na yung error, lumalabas dito sa computer ko. Yan. Check natin tong main pad counter. Na-check ko na pala. So next natin gagawin, ito nga, check natin tong main pad counter. Then kanina check yung pinindot natin, ngayon initialize. Yan. Tas may lalabas na dialog box. Yan. I-okay lang natin. Antayin natin mag-initialize. Ayan. Sina. Initialize. Check natin yung main pad counter. Initialize. Turn off computer. Ayan. Turn off muna natin yung printer. Maaari, i-off nyo yung ibang mga Epson printer nyo. Baka nagko-conflict din dun sa USB port. Then click natin tong OK. Reboot the printer.
i-on natin uli yung printer. Yan, in-on ko na po. Yan. Okay. Ayan, hindi na nagdo-double blinking. Check natin dun sa ano, sa computer kung nag-zero yung counter. Oh, check natin kung nag-zero. Naka-on yung ano, yung printer. Check natin yung main pad counter. Then check. Ayan, zero na. So, okay na. Pwede na natin gamitin yung ating printer uli. So, pwede na ako mag-head clean. So, guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga video na aking ina-upload. Double check ulit. Double check ulit. Habang nag-head clean. Matapos ng head clean, double check ko kung nadagdag sa counter. Nagdagdag ba nung nag-head clean tayo, kung may nagdagdag dito sa ano, sa counter. So check natin yung main pad counter, then press natin yung check. Meron. Lipat natin sa USB port. Lipat natin ng ibang USB port. Ayan, may nadagdag. Nung nag-head clean tayo, isang beses, may 1% na. Kaya pag nag-head clean kayo, 1% yung nadadagdag dun sa counter nyo. Kahit hindi pa kayo nag-print. Thank you.